Magandang araw po sa lahat. Welcome po ulit sa The Anatomy of a Champions. Pag-usapan po natin ang katanungan ng karamihan natin viewers, no? So, ano daw ho ba ang pinaka-best na ipakain pagdating ho sa fight day? Okay. So, gusto ko hong idiin sa inyong lahat na ang kinakain nila sa fight day is isang malaking factor patungo sa kanilang pagkapanalo o sa kanilang performance, no? So, malaki ho ang epekto nito. Kung ako ho ang tatanungin nyo, madalas ko hong ibigay sa aking manok pagdating ho sa oras ng laban. Alam ko ho, gamit na rin ho ito ng mga malalaking sabungan dito sa Pilipinas. Pero yung iba hindi, kadalasan nga ho pinagtatawan tong sistema na to, no? Pero sa tingin ko, ito na ho yung time kapag ka narinig nyo ang explanation kung bakit ito ang dapat ibigay pagdating ho sa fight day, eh sa tingin ko magbabago ang inyong pananaw. Unang-una ho, ang dapat ibigay sa ating panlabang manok is kanin po. Yes, totoo po yung narinig nyo, kanin po. Bakit kanin unang-una? So, ang kanin ho is a complex carbohydrate. Ang ibig sabihin ho nun, kailangan nyong dumaan sa long enzymatic action patungo sa digestions. Okay? So, wala ho siyang pinagkaiba sa mais. Ang malaking pagkakaiba lamang po nila is ang kanin is processed foods na po yan. Unlike ho sa mais, na napakarami pa hong fiber content. At ang iniiwasan po natin na ibigay sa manok is yung mataas na fiber content pagdating ho sa oras ng laban. Bakit ho? No? So, kapag marami ho ang fiber content, is mabilis din po ang pag-clean out ng pagkain. So, sa madaling salita ho, madali ho magugutom ang inyong panglabang manok. At kapag ho nagutom ang inyong panglabang manok, sisiguraduhin ko ho na mahahati na ang kanyang atensyon doon sa kanyang gutom at doon sa kanyang kalaban. Okay? Pangalawa, kung bakit ho kanin is since wala na ho siyang fiber, mas intense po ang kayang ibigay ng energy value nito pagdating ho sa kumakain. So, kapag ho ang kanin eh naluto na, ang ibig sabihin lamang po nito is maganda ho siyang i-digest at madali ho siyang kainin ng ating panglabang manok. Since niluto siya, pag nagsaing po tayo, naglalagay tayo ng tubig, di ba? May iwasan po uminom ng marami ang manok natin sapagkat yung kinakain niya po is meron na hong moisture yun. Kasi nga ho, sinaing na natin, ano? Ang susunod po na ibinibigay ko sa manok is pasas po. Bakit pasas? Katulad ho ng kanin, ang intention ko is mapababa po ang fiber level na binibigay natin sa manok. Pangalawa, ang pasas, meron pong mataas na fructose level, no? Na kapag kinain po ng manok natin yon, tataas po ang glucose level sa kanilang bloodstream. So, kapag mataas po ang glucose level sa bloodstream ng manok, hindi po mapipwersa ang ating panglabang manok na maglabas ng glycogen sa kanyang liver o sa cells. Ang glycogen at ang glucose is responsible po yan sa energy. Okay, so pag sinabing glycogen ho kasi, ayun ho yung mga reserbang energy na nakatago sa kanyang cells at sa kanyang katawan. Ano? Kung saan po yung pinoproduce kapag bumaba na ang glucose level sa bloodstream ng manok. At kapag bumaba na ho ang glucose level sa bloodstream ng manok, dun na ho siya nagkakaroon ng hypoglycemia. Yung panginginig ho ng manok, kadalasan ho nangyayari, ang main principle po ng pag-off ng ating panglabang manok is nagkaroon na ho siya ng hypoglycemia. Okay? Siya po ang pinaka-cause ng pag-off ng ating panglabang manok. So, saan po ba nakukuha ang hypoglycemia? Kadalasan po ito nakukuha sa sobrang gutom na ng ating panglabang manok. At marami pa hong iba. Pangatlo ho na dapat nating ibigay sa ating panglabang manok, evaporated milk. No? Bakit ho? Para sa akin, mas subok ko na siya. Although hindi po kayang magtunaw ng lactose ang ating panglabang manok, hindi lamang naman po lactose ang kailangan natin doon. No? Mas mainam po, ito sasabihin ko sa inyo, mas mainam po na magbigay na lang tayo ng evaporated milk kaysa magpakain tayo ng itlog sa ating panglabang manok. Bakit ho? Pares lamang naman po kasi ang nakukuhang protein content sa itlog at doon sa evaporated milk. However, mas madali hong ma-digest ang evaporated milk. Nakapagbigay siya ng konting fats na makakatulong ho na mag-balance dun sa protein, sa carbohydrates, sa calories. So, sana ho
natulungan ko ho kayo sa mga tao ho na siguro ngayon lamang po narinig na magpakain ng kanin sa kanilang panlabang manok, no? Hindi ko naman ho sinabing kailangan pakainin nyo lagi ng kanin yung inyong panlabang manok. Masisira ho yan. Kasi ho, daig pa ho ng merong well-balanced diet na manok ang merong kumpletong vitamin ng manok. Eh, so sana ho may nasagot ko ang katanungan nyo at nasagot ko ang agam-agam nyo.